Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating COVID Bible School. Ang pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay gano'ng kalaki ang inyong kabaong? Gano'ng kalaki ang inyong kabaong? Medyo paumahin po kung nakabigla ang o nakalungkot ang ating pamagat ukol po sa kabaong. May kumari ito po ang kailangan ng marami na tayo po mabigla at malungkot. Sa mga nakapunta na po sa maraming mga lamay, maliban nga lamang ko ang namatay po isang sanggol o maliit na bata, hindi mapansin mga minamahal na halos pare-pareho ang sukat ng mga kabaong. Tuman ay mayaman o mahirap ang namatay, milyonaryo man o pulubi, ang sukat po at laki ng mga kabaong ay halos pare-pareho. Ito nga po ay isang paalala sa atin na gaano man tayo kayaman, di natin mapagkakasya ang yaman, pera at mga material na bagay na ating pinahalagan sa ating buhay sa mundong ito at kayang ilagay po lahat ng ito sa ating kabaong. At ibang pwedeng pagkasyahin doon sa kabaong natin, ating kotse o SUV, ating kondo, ating house and lot, o paupahang apartment, o ating pong TV, refrigerator, washing machine, aircon, electric fan, o gas, electric stove, o lahat ba na ating mga damit. Ito po karutuhan ng mga minamahal, sabi sa 1 Timoteo 6:7, wala tayong dalang anuman sa libutan, o rin tayong mga dalang anuman pag-alis dito. Ito po sabi po ni Job sa Job 1:21, nang nawala ang kanyang mga yamang material, hubad akong lumabas sa sinipunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Kaya po siya hubad po marito, hubad din siya na aalis. Lalo mga minama, ating pong subukan. Una-una, subukan natin na magkaroon ng simple lamang na buhay at hindi po labis na luhang material. Ikalawa po, muna tayong makontento at masiyahan sa mga simpleng bagay sa ating buhay at natin po ugaliin natin na maging tapat sa pag-ibigay. Tayo po yung magbigay po ng tapas sa gawain ng Panginoon at gayon po sa mga taong nangailangan. Maraming salamat po.